ganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign yan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw po. Ako po si Amy Buico. At ito po ang mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Doktora or Doktora Corazon Occidental. Dok, kamusta Hello. Po? Hey, kamusta? Nice to see you again. Nako, madami tayong pagkukwentuhan ngayong araw na to. Excited ako. Dok, alam ko may makakasama tayong guest co-host. Ayan. Yes. Amy, once again, meron din akong mga kaklase ko siya mula nung first year college. And nakakatuwa kasi napanood niya yung isa nating episode. And then, kasi close kami talaga niyan eh, kumpare ko yan eh. Nag-message siya sa akin. Sabi niya, kapatid, ang ganda ng ano, nang mag-agree na tayo. Gusto ko rin maka-reach out sa mga future magsasaka. Eh kasi may pagka-philanthropist din siya. Ayun, kaya sabi ko, ako mabuti naman. Maka naman pwedeng hindi lang isang beses kang mag-co-host guest, kundi talagang once a week na. And okay naman siya. So, hindi ko na patatagalin pa. Amy, gusto ko ipakilala. First, bibigyan ko din ng konting background para sa ating mga taga-subaybay, ang ating guest co-host ngayong hapon, si Dr. Kit De La Cruz, ay graduate ng La Salle Araneta University. And kabats ko nga siya, as I said, at saka yung mga former employment niya. Technical director siya ng Sweet Foods. Naging veterinary public health officer din siya sa Dubai. At naging inspection board din siya ng City of Manila. Ang ating well-rounded na veterinary practitioner, guest co-host for today ay walang iba kundi si Dr. Catalino De La Cruz. Hello, Dr. Kit! Hello! Good afternoon sa inyong lahat. Call me Keith na lang, ha? Huwag ng Catalino, masyadong mahal. Hi, Dr. Kit! Kamusta po kayo? Ano ba yung ano natin ngayon na... I'm very happy to be invited here as a co-host. And sabi ko nga kay Doc Cora, maganda tong programa na to for us to be able to reach out to those who are intending to enter farming. And makakatulong tayo, makakapagbahagi tayo ng kaalaman sa mga backyard raisers. And for those who are interested na pumasok sa bagong larangan sa pag-aalaga ng hayop. Lalo na ngayon, nagkakaroon tayo ng mga problema sa swine, na kung ano yung mga alternative farming na pwede nating gawin, na pamalit. Yun talaga, Doc Kit, yun talaga ang objective ng programa nito. Ang founder nito ay kasamahan din natin sa industriya, si Casendo, kung kilala mo. Mm-hmm. And then, yun nga, yun talaga, advocacy talaga niya, dumami ang magsasaka dito sa ating bayan. Para sa kanya, ang pag-asa, para magkaroon talaga ng economic growth, dumami yung magsasaka. And especially ngayong pandemic eh, kaya umaasa na yung mga 60 and above, yun ang karamihan ng audience din natin, at saka yung OFW. And doon naman sa mga ka-generation ng ating magandang co-host na si Amy, ma-encourage yung mga kapwa kabataan niya, di ba? Kasi wala nang hilig sa pagsasaka. Mm-hmm. Kasi nga, ang Pilipinas naman is known as an agricultural country. Kung tutuusin. Oo, kaya dapat ipagyamanin pa natin yung ating agrikultura. Ayun, kaya thank you sa suporta and thank you sa initiative na maka-reach out. So, mga magaganda ating mga hangarin, sana nga makatulong tayo. Yes, po. Ayan,
Doc Cora, Doc Kit, ayun sabi mo nga may mga millennials na ngayon eh na-engage sa pag pagpasok as farming. Eh ito yung mga tinatawag nating plantito at plantita. Tama ba yun, Doc Kit? Yung mga garden plants. Oo. Oo. Yung ano nila, skills nila, di ba, sa pagbubuhay ng mga halaman. Yes, yung mga may green thumb na tinatawagin. And malay mo, sa bandang huli, mag-alaga na rin sila sa mga pat, sa mga pat, sa mga ano nila, ng kamatis, na, di ba, yung mga talong, yung mga po pwedeng hiwa-hiwalay. Pero, Doc, yung mga ano, tinatawag nilang hydroponics kasi. Na-engage din yung mga millennials natin doon. Yun yung, ano, bibili ka ng solution. Alam ko yung solution na to is available sa UP Diliman. Tapos yun yung nalagay nila doon, hindi mo na kailangan ng lupa. Tubig na lang. Okay, so tatanim yung to, yung mga... Pwede yan sa mga kontanyo. Stop mo! Pwede doon to. Kasi nga, di ba, marami na rin condo units ngayon na walang lupa. Pwede yun, yung mga ganun. Sana makuha natin guess yung mga nagbebenta ng mga hydroponic seeds. Ano? Oo, ano, magandang. Oo, maganda ding topic yan. Diba? Ang title, mag-agree tayo habang nasa condominium. areas. Oo, urban areas. Anyway, Amy, alam ko marami kang gustong itanong kay Doc Kit. Siya eh. Taka nang siya ma-interview. Okay lang. Oo nga, Doc, pero gusto ko malaman, paano ba napasok si Doc Kit sa pagbe-veterinaryo? Yan. Ah, okay. Kasi noong nakarang araw, tinanong natin si Doc Dina, ang ating guest co-host din. So, bigyan natin si Doc Kit para siyempre maging inspirasyon din sa ibang mga estudyante. Alam mo ba, tinanong namin sa kanya yan nung Kit, bakit hindi ka nalang nag-artista? Bakit? sige, sagutin mo na, wala Doc. Wala sa linya natin yan. Anyway, naging veterinarian ako kasi kahit nung childhood ko, napakahilig ko sa animals. Yung bahay namin nga, sabi ng tatay ko, para na tayong zoo. Lahat ng klase meron. May parrot, may manok, may pusa, may aso, lahat. May aquarium ako, lahat. So talagang interest ko siya. And then when I was about to enter college, nag-isip ako, ano ba yung magandang kuhanin? And since yun ang interest ko, naniniwala kasi ako na ang tao talaga, kung susundin niya yung gustong gawin niya, yung puso niya, kung saan nandun, yung passion niya, mas magiging successful siya ron. Ngayon, and he will consider like work as a, yung productiveness mo is more. Kung gusto mo yung ginagawa mo, yung work mo parang play na lang sa'yo, di ba? So actually, my father was asking me to take up medicine. Ang sabi ko na lang is, marami kami magkakapatid, anim kami. And I was thinking of what will happen to my siblings kung pag-aaralin niyo ako ng doktor, magastos. Gusto kong lahat kami makapag-aral ng maayos. So, sabi ko, hindi naman din yan ang interest ko. Mas interesado akong maging veterinaryo. So, doon, nag-take ako ng veterinary medicine. Hindi ka naman nagsisi. Hindi ako nagsisi. Actually, Doc, hindi ako nagsisi. Naging masaya ako taking up veterinary medicine from school days up to the time na nag-work na ako. Well, of course, merong mga challenges, pero it's part of life. Lahat yan darating. Gaya ng tinuturo ko rin sa mga estudyante ko ngayon, huwag kayong magmadali. Basta mag-aral kayong mabuti. Tapos kung magtatrabaho kayo, huwag kayong masyadong mapili muna. Mag-ipon kayo ng experience and eventually darating lahat yan para sa inyo. Kung magiging matyaga kayo at talagang nakafocus kayo doon sa profession. Yun. Totoo yun. Oo, yung history ko. Tapos ngayon, hanggang ngayon, masaya ako sa ginagawa ko as a veterinary. Masaya rin ako nagtuturo. Ayun, di ko nabanggit kanina, Amy, na at the same time, sa ngayon, si Doc Kit ay meron siyang veterinary clinic and hospital sa Nubali. At the same time, nagtuturo siya sa dalang juggle siya sa Araneta at saka sa Cavite State University
para magturo sa mga graduating vet med students. Yan. Dok, nabanggit mo yan. Kasi ngayon, di ba, pandemic, tapos ang schooling natin is online. Mm-hmm. Dok, Kit, anong adjustment ng mga doktor sa pag-veterinaryo para dito sa online na classes na to? Kasi di ba, usually pagka, ano, kailangan hands-on ka kasi tuturo mo paano ginagawa to. Yes, yes. So, paano that's, po yun? That's actually a good question. Doon sa CVSU, usually yung mga ganon na kailangan hands-on laboratory or ano, meron silang mga special system na ginagamit for that. But mostly ngayon ang nangyayari talaga purely lecture online. Just the same, maganda yung tanong mo kasi just this morning, minit ko yung klase ko. And most of the time, pag nag-meet kami, nakikita ko, lahat sila, ang makikita mo lang, pictures lang nila, hindi live. Uh-oh. And then, ako lang yung live na minsan, pag kinakausap ko lang, saka lang magla-live. So, isa yun sa adjustment na pinapasok natin ngayon. Sinabi ko nga rin sa mga students ko na itong pandemic na to, matatapos din to. Everything is temporary right now. So, ayokong masanay kayo na ay ang schooling pala pwede na lang ng online. And then nandiyan kayo, a-attend kayo ng klase ko. Nakahiga pa kayo pero picture niyo lang ang naka-post doon. Sisipilyo, hindi pa kayo nag-aayos ng buhok. Nakaka-attend kayo ng klase. Ayokong masanay kayo na ganoon. Sabi ko, itong klase niyong ito sa akin, gusto kong maging part ng training natin. Yung madisiplina kayo na pag oras nyo ng klase or oras nyo ng trabaho pag nagwo-work na kayo, you should be there, you should be prepared, you should be well-groomed at nakahanda kayo. Dahil yun ang tamang sistema talaga. Kasi kung masasanay kayo ng ganyan every week, nakahiga pa kayo, ay pwede naman palang mag-klase ng ganon, hindi magsisipin. So, gusto mo, live lang dyan, ipo-post lang yung picture doon o akala naman ni Doc, ano eh, prepared ako kasi picture niya nandun, di ba? So now, I required them really, strictly, next week. I would like to see all of you live. Moving, no, live. Because I am training you to become good professional veterinarians. Hindi kayo haharap sa kliyente nyo na nakapajama kayo o nakashorts kayo, di ba? In the future. So, kaya tinetrain ko sila ng gano'n. Eto yung mga practicum, meron pa pumapasok na ano? Mga practicum sa'yo, mga ano? May mga experiment pa yan? Ngayon kasi maraming parang pinostpone na activity sa school. Kasi nga nile-lesson natin yung ano eh, yung magkalapit-lapit. We are trying to implement social, effective social distancing. And kung magkukuha kami ng mga nag-duty sa clinic, that would mean additional individual sa clinic na hindi namin ma-observe yung tamang social distancing. Kung kaya sa ngayon, temporarily postponed yung mga ganun muna. Effect mo talaga, no? Nawalan sila ng praktikum. Pero kailangan din silang makatapos. Correct. No? Kaya nga, minsan natatanong ko sa sarili ko, ito bang mga estudyante ngayon, lalo na yung mga graduate, will they be prepared really doon sa tamang alalagyan nila pag graduate nila at pagpasa nila ng boards? Kasi na-experience nila kakaiba eh, yung pandemic ngayon. And well, hopefully, this ends soon, di ba? Mawawala rin naman to eh. Everything is temporary and we will all go back to normal. Sana nga, oo. So, except na itong batch na to ng mga veterinaryo, hindi naka-experience ng field practice, di kagaya na. Yes. Alam mo, Amy, nung college kami, bago makagraduate, tapos na sa lahat ng mga subjects, ano, ng mga veterinary subjects, required kami 6 weeks
So 1 week kami sa isang piggery, 1 week sa poultry, 1 week sa dairy farm. Lahat kailangan makita namin habang nag-iisip. Kailangan hands-on. Pero parang ang saya ng batch nyo. Nakikita ko. Napakahirap ng course namin. Yes. Hirap. Kasi hindi lang kami nagdi-deal sa isang species. Eh, diba? Ang dami niyan eh. Yung mga domesticated. Yes. Tapos katapos yung part and passion nyo. Kaya dapat talaga passion mo eh. For you to be able to love the profession, kailangan talaga ano, passion mo talaga siya. Ito, Kit, aside from your busy schedule, wala ka bang iniisip na mag-put up ng isang maliit na farm or experimental farm, ganyan? Well, maraming pagkakataon na naisip ko yon. Pero naniniwala kasi ako na for someone to start a farm, kailangan talaga yung ano niya eh, yung presence niya ro, commitment niya. And nakikita ko na hindi ako handa sa ganung aspeto pa. Hindi pa. Kasi kailangan talaga ron lagi kang nandoon yung presence mo at tinitingnan mo lahat. Hands-on ka for the farm to be successful. Kung hindi ganun, kung pababayaan mo lang sa mga na-delegate mo na tao, yung success ng farm is medyo ano pa, questionable. Opo. Ayan, Dr. Cora, speaking of hands-on at committed, alam ko may makakasama tayo today na sobrang hands-on at committed din sa kanyang farm. Mamaya po sa aming pagbabalik yan, ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Tulad na nasabi ko kanina, itong makakasama natin, Dr. Cora, hands-on and committed. Sige nga po, pakilala mo nga, Doc. Salamat, Amy. Magandang hapon uli. Kinagagal akong ipakilala ang ating resource speaker for this afternoon. Actually, talagang kasama natin siya. Isa sa founder ng mag-agree na tayo. Pero he himself is hands-on at well-rounded veterinary practitioner na hands-on sa kanyang kahit na anong pasukin na hanap buhay. Anyway, si Dr. Sosimo De Leon ay former na professor sa La Salle Araneta, kung saan din siya nagtapos, kagaya namin ni Dr. Kit. Sabi ko nga, makakasama natin siya ngayon para naman siya yung mag-discuss ng kanyang pinakabagong adventure sa larangan ng agrikultura. And friends, Dr. Kit and Amy, ito na po siya, si Dr. Sosi De Leon. Hello, sir! Hi, Dr. Hi, Amy! Magandang araw sa inyo, Dr. Cora and Dr. Kit. Kumusta ka na? Okay lang. Okay, good. Sir, yun nga. Kami ni Kit ang kasi si Kit na yaya natin kasi natutuwa siya na itong palating tuna natin ay nakaka-encourage daw ng mga OFW, mga millennial, at saka yung mga nasa pandemic, nasa bahay, nakakaisip mag-agrikultura dahil sa atin. Sabi ko, mahusay na co-host si Doc Sosi, pero mahusay din siyang mag-lecture dahil siya'y dating teacher. And ang isang husay, pakita nyo na sa amin, sir, na kabago-bago nyo palang din sa rabbit tree, ay mahusay na kayong mag-alaga. Hindi naman, ika nga, ina-apply lang natin yung dapat i-apply dahil medyo kwan tayo dyan. Dahil at least veterinary tayo, tsaka sa larangan ng livestock, nandiyan naman tayo para sumuporta. Masaya din ba, sir, sa pagkakarapit? Compared sa ano, sa swine? Alam mo, Dr. Kitz, yung pagbababoy na sa dugo nene kahit na ilang panahon na nakakalipas, lagi tayo nandyan.
Siguro nabalita mo rin dating nasa clinic din ako katulad mo. Yes, doc. Oo nga. Kayong dalawa ni Cora, di ba? So, eh ngayon palipat-lipat eh. Kung saan medyo ikangahiyang, doon tayo. So, ngayon ako ay pumasok. Actually, may konti kaming manok na layers at saka ngayon nagsisimula na ako sa rabbit tree. Oh. Doc, tatanungin ko, maganda bang pagkakakitaan ng rabbit tree? Doc Kit, alam mo kung pag-uusapan ay kitaan, sa return of investment, medyo mabilis siya kukumpira sa other livestock, let's say sa baboy. Sa baboy, bibili ka ng 2 months o kung gusto mo naman, bibili ka ng mga medyo malaki, yung dumalaga na. Magkano halaga? Di ba? Dito sa rabbit tree, dito sa pagra-rabbit, medyo maliit lang ang halaga na involved naman, involved. At the same time, ang gestation period niya, ang lactation period niya ay maikse. Actually, lamang lang ng konti yung mga daga, which is under rodents, no? Pero ito ay hindi sila rodents, nasa lagomorph sila. Meaning, yung rodents kasi may dalawang ngipin lang sa ang lagomorphs, itong mga rabbit ay 2 pairs of incisors or teeth. Ganyan. So totally, yes. Kaya naman ako pumasok dito, alam nyo ba na nung kami ni Sendong ay nasa ating farmers sa summit na Toracora, no? Yes, sa BTN o kung saan ba yan. Yes. Nabanggit namin kay Secretary William Dar. Sabi namin kung nauubos ang baboy, ba't hindi tayo mag-rabbit? Pabiru ba ginawa ni Sendong? Dahil si Sendong ay nag-import ng mga rabbit eh. Aba, sabi niya, oo nga. Kaya kayo. There, yes, oh. Kinampaign niya, sir. Ayan, as a follow-up question naman, sir. Ayan, mga sir, kung halimbawa, gusto kong mag-umpisa, average size, mga magkano ko kaya ang kakailanganin para makapag-umpisa ng rabbit tree? Kung sa kaso mo, Doktora Cora, na may kaya naman, medyo mas marami, mas maganda. No? Meron tatlong kwa niya, parang sa atin din sa... Yeah, parang sa atin din sa pagmamanok, sa atin sa pagbababoy, may tinatawag na backyard, medium scale, small scale, at saka yung commercial, yung malakihan na. Now, sa mga maliliit backyard, pwede naman magsimula ka ng mga dalawang trio. So, bali tatlong, apat na babae, at saka dalawang lalaki. Para magkos, no, dalawa kagad ang magagamit mo na barako, ika nga, no? So, magiging apat yung babae mo, tapos dalawang lalaki. So, matagal na yun, hanggang third and fourth generation, hindi magtatagpo-tagpo yung mga anak nila. So, wala kang magiging inbreeding. So, nasa sa'yo yun. Kung gusto mo naman, magsimula. So, kahit sa gitid lang, sir, ng garahe, pwede mag-umpisa sa likod bahay. Ah, yes. Actually, napakalit ng space eh. Napakalit ng space ng gagamitan mo sa pagra-rabbit. At saka ang rabbit, gusto niyan tahimik, gusto niyan yung medyo malamig. Napaka-convenient sa garahe. Actually, yung mga anak ko nga ngayon nag-aalaga at saka yung mga apo ko, nasa loob pa ng bahay. Ginawang pet type at the same time, meat type. Ganon. Dok, yun namang yung gano'n naman, di ba sa manok o sa baboy, like fatteners or sa broilers, meron na period tayo na nire-raise sila, pinapalaki sila, di ba? Para yung market age, market weight, ma-attain natin. Sa rabbit, gano'ng katagal yun bago pwedeng masabi na pwede na silang i-harvest para magawing karne? Okay, sa rabbit kasi, dalawang klase ang pagra-rabbit. Kami, ang purpose namin is for meat type, no? Yung mga sa porpet, yung mga 2 months pa lang ay ibinebenta na sa mga pet shops. May pumapakyo ng mga pet shops niyan. Ang advantage noon, cute pa sila dahil maliliit, no? Pero in our case, meat type kami, mas mabilis lumaki, mas maganda. Mas maganda ang yung tinatawag na feed conversion ratio, yung dami na pinakain mo laban sa paglaki niya, doon nagkakatalo. So basically, kung meat type, 3 months hanggang mga 4 months, o depende nga sa lahi, hanggang 4 months and a half, magtitimbang yan ng mga 2.5 at saka mo lang ma-harvest.
Ganyan. Gano'n naman kung kabilis dumami ang mga rabbit, kung talagang gusto nyo, padamihin muna, hindi muna mag-harvest. O eh, kaya nga sinasabi, rabbit, diba? Kaya you make one a playboy, diba? yan ang parang simbolo ng mabilis ang magparami dahil sa kanilang reproductive power or prowess, diba? Ngayon, ang point dyan is 6 months of age ang babae, pwede nang, o tinatawag na doe, yung babae, ay pwede na siyang i-breed. Actually, yung buck, the age of 5.5 months, pwede na rin siyang gamitin. 5.5 lang pala, kita normally, no? Normally, I breed my does, yung babae, para ika nga, hindi gaano siyang, number one, hindi siya gaano ma-overuse. Pangalawa, yung mothering ability niya ay mas tatama. Hindi niya maipo-force wind o tuluyan niyang aalagaan ang kanyang mga anak. So, 6 months ang maturity sa babae, 5.5 sa lalaki. So, pwede na silang manganak from there. Oh, okay. Doon naman, Doc, sa ano, I'm just wondering, kasi ang nakagisnan ko, ang rabbit, damo lang ang pinapakain or usually roughage, di ba? Kailangan din ba nila ng properly formulated feeds or sa ano lang, damo lang at ano pang halaman, pwede na. Lalo na kung nagpaparami kayo. Ano yung tama dun? Magandang tanong yan, kids. Diyan na marami nagkakatalon. Noong bata tayo, di ba? Ang simbolo nga, rabbit sa cartoons. Rabbit, pakakainin mo ng carrots, di ba? Carrots. Oo, oh, hindi pwede. Oo, dahil matubig yung carrots. Hindi advisable. Sa matter of fact, sinasabi nila, streets, yung pangbigay lang ng konti, pang reward lang. Pero hindi namin ina-advise na magbigay ng carrot. So normally, ang ibibigay natin sa kanya is roughly 80% or 75% should be grass or forage. And then yung 20% should be in pellet form o yung balance sa nutrition talaga. Yung ating mga grass o ating mga forage ay basically mataas ang fiber na kailangan naman ng mga rabbit natin. At tandaan natin, sila ay mas kailangan ng kanilang katawan o ng kanyang digestive system ng roughage. Okay? Yung fiber na tinatawag. Pero hindi lalaki ng tama o yung inaasahan mong paglaki for meat type kung hindi tayo magbibigay ng pellets. Okay? Yun yung concentrate. Bale, no? Yes. Oh. Baka tanong ko, yung pellet ba na yun, araw-araw ibibigay? 3 times a day? O may interval ang bigay ng pellets? Yes. Okay. Normally, magandang tanong din yan, ano? Kasi kami, i-brought out ko lang. Ang practice ko ay pagdating ng pagtirik ng araw, yung medyo mainit na, around 10:30 o 11 o'clock or 1 o'clock, nagsasakati kami ng damo. Ibig sabihin, kumukuha kami ng damo. And then yung damong yun, ini-air dry lang namin. Binibilat lang namin sa loob din ng garahe o sa loob ng building ng rabbit trim mo. And then, yun ay ibibigay ko pa tomorrow morning. Bakit? Kasi may mga parasites o kung anong bagay na maaaring makasama sa ating rabbit, no? So, kinabukasan ko pa siya ibibigay. Sanay sila. Actually, mga rabbits, kahit hay, yung mga medyo matagal na, mga 1 week, 2 weeks. Pwede niya kainin, Doc. Ang kailangan dyan is roughage. Pero we would... Ah, yes, oo, ganon. Ngayon, yung formulation ng mga pelletized sa rabbit feeds, sa ngayon, ang dami na. Ang dami ng mga feed company na pumapasok sa ganyang industriya. Dahil nakikita na nag-boom ang pag-aalaga ng rabbit. Amy, tinatanong mo na how often kami nagbibigay ng pellets. Normally, ang ginagawa ko sa mga breeders o yung mga adult, ang binibigay namin is roughly mga 40 to 50 grams sa umaga. And then that is way mga siguro mga bandang 7 o'clock in the morning. And then pagdating ng hapon, pagbibigay na naman kami ng other 50 to 70 grams. Okay? Now, yung grass o tinatawag nating actually lahat ng klaseng damo pwede. No, lahat ng klaseng damo. Nagbibigay kami niyan only. So sa umaga hanggang hapon hanggang gusto nila. Okay? Sir, magkano naman ho yung initial capital? Sabi nyo kanina kahit sino pwede mag-umpisa. For example, ano sabi nyo sa akin, mga 3-4 na
trayo? Mga magkano yes. po yung, saka magkano rin yung benta? Dalawang trayo, so magiging apat na babae, dalawang lalaki. Ang available kasi sa atin yung tinatawag na island born, yung tinatawag na local New Zealand. Na hindi na natin lang ano yung kung ano yung kanyang genetic makeup. Ibig sabihin, kasi nung unang panahon dinala yan sa atin right after World War II, no? So, dinala yan dito from abroad na para maging alternatibong pagkain or source of protein. Pero ang ginawa ng mga Pilipino, yung iba diyan, yes kinain, yung iba naman ay binreeding for pet. So, naghalo-halo ng kanyang genetics. Ang cute naghalo-halo ng kanyang genetics. Hindi masisi. Ang cute kasi. Yes, yes. Tama ka. Tama ka. Kaya nga, alam mo, sa industriya natin, medyo mahihirapan pa tayo na aksepin na nakainin yung pet. Pero actually, sabi nga namin, iba yung pet eh. May mga different breeds for pet type. May different breeds na pangkarne. Ganyan. Yeah, so dahil anyway na nadi-discuss na rin lang yung iba-ibang klase. Ano-ano bang klase, Doc, yung rabbits na? Kasi 'di ba sa manok meron tayong tinatawag na meat type, meron egg type, sa baboy mga fatteners nag-aano rin tayo, nag-iinahin tayo. Ngayon sa rabbit, ano-ano bang klase yung rabbit? Puro ba meat type, pet, pwedeng gawing pet or pagkuhanan ng fur? Ano po bang ano 'yan? Magandang tanong 'yan na Doc, no? Basically ang amin ay commercial, no? So ang aking breed na ginagamit ngayon is yung basic na New Zealand. Medyo meticuloso ako. Mas pinaprepare ko kasi sa akin actually passion eh. Sekundaryo na yung negosyo. Sa akin bumalik lang yung ROI. Siyempre, mas magandang mas bumalik, mas mabilis bumalik, mas maganda. Pero ang aking genetics is basically red eye white New Zealand at saka yung tinatawag nilang Californian. Ano? Meron din tayo tinatawag na American Chinchilla, meron din mga Palomino, African Sable, Cinnamon. Marami. Pero dito sa Pilipinas, mas common yung tinatawag na New Zealand. At yung New Zealand, may mga iba-ibang kulay din yan. Pero sabi ko nga ako, gusto ko pagpunta ko ng rabbit record, lahat sila puti para magandang tignan. Kanya-kanyang hilig eh. Pero sa production, isang New Zealand sa pinakamabilis at pinakamagandang tignan. So yun ang inaalagaan ko. Plus, yung second choice ko is Californian. Californian. Saka may tura ng Californian. Ano pakiulit, Amy? Ano po yung itsura ng Californian? Kasi yung New Zealand puti. Ano yung itsura ng Californian rabbit? Okay, yung Californian rabbit is parang New Zealand. Ang pagkakaiba lang ay yung kanilang dalawang tinga ay pula lang muso, yung kanilang nose ay black din, at saka yung mga paws nila, yung apat na paa nila ay itim din, at saka yung buntot. Actually, kaya cute siya, no? Pero sabi ko nga, kung yan ay balang araw ikakarnihin mo, yung mga markings na yan ay wala rin dahil meat ang pinag-uusapan, no? At para sa kalaman nyo rin, yung Californian, kapag mainit ang panahon, yung kanyang markings na binanggit ko kanina ay nawawala, parang nagiging New Zealand sila. Pero yung pag malamig yung pag malamig yung environment mo naman, doon magiging pronounced yung kanyang markings. Ganon. Ano naman pagkakaiba ng itsura ng meat type sa fur type at saka sa laki? Yung fur type, normally yan, yung mga magaganda, yung mga balehebo, malalago, parang sa aso, dog kit, parang shih tzu yan. May mga lion head, parang fancy. So pwede ipag-groom. Kasi actually, may mga nagdadala sa clinic na pinapagroom nila yung rabbit nila. Ah, yes, talaga so? Yes. Oo, mahaba ang buhok, tapos pinapa-trim. Yes. Ang galing. By the way, Doc Kids, no? Alam kong may big time daw yung veterinary clinic. Hindi naman, Doc. So, remember, hindi na-advise kung mo
ay trim-trim mo. Yeah, pero hindi dapat paliguan ang rabbit. Ayaw ng rabbit ang tubig. Yes. So pinapa-trim lang talaga nila kasi minsan mahaba. Bubuhol-buhol to. Yes. So, pinapa-trim lang. Talagang minsan naman nagsasabi mismo yung may-ari na hindi napapaliguan, iti-trim lang. Nabanggit mo, Amy, yung nagkakabuhol-buhol. Bihira yun sa rabbit. Malinis sila. As a matter of fact, ang rabbit, nagsa-self-grooming sila. Kaya isa sa mga problema natin, siguro dapat mamaya talakayan natin yung mga sakit dahil mga veterinary din tayo, isa sa mga sakit ng rabbit ay tinatawag na nagkakaroon sila ng, sa paglinis na lang katawan, nagkakaroon sila ng yung balihibo ay papapasok sa GI nila. At doon nagkakaroon ng blockage. Ganon. Dok, ito bang rabbits ay maganda naman na pagkukuhanan ng protina gaya ng baboy, baka, manok? At meron din ba silang ano, like may nakukuha rin ba tayong cholesterol sa kanila kung sakaling i-consume natin sila? Yan, nandiyan ang mga... Actually, sisingit ko yan kahit hindi niyo itanong eh. Okay? Ang nutritional value, i-compare natin ha. Let's say chicken, lamb, beef, yan, mamahal yan eh, di ba? Lamb, beef, pork, at saka chicken. Okay? Yes, na kinakain natin is pork and chicken eh, tama ba? Medyo, hindi na medyo mahal yung beef at saka yung lamb. But anyway, discuss natin yan. Sa protein na percentage, ang rabbit ang pinakamataas laban mo sa chicken, lamb, beef, and pork. Ooh. Sa lamb, beef, pork, and chicken, ang pinakamaganda is always the chicken. Pero tinatalo sila sa lahat ng parameters when it comes to value na for healthiness. Okay? Percentage ng protein, ang rabbit ay may 21-something lang, samantalang ang chicken is 20. So, mataas ng isang punto ang rabbit. Okay? Sa fat percent, sa taba. Ayaw natin na mataba kung gusto natin maging healthy, tama ba? Yes. So, sa taba is 4.5% lang. Samantalang sa chicken, natutusin mo, napaka walang taba eh, di ba? No. Pero meron 7.9 or 7.something ang chicken. Hindi ko na babanggitin yung mga baboy and so on dahil talagang medyo mas mataas yung compare sa chicken. Okay? So napakababa, almost triple eh ang ibinaba niya. Doon sa tinatawag na unhealthy fat, yung tinatawag na saturated, yung mahirap tunawin. Okay? Ang rabbit ay nasa 25-something, samantalang ang chicken ay nas 32, almost 33, kababa. Oh. Yan, ganun kababa. Kaya ito yung mga nire-recommend sa mga ospital. Yung may mga cases na mga cancer, yung may mga cases na mga high blood. Mas nire-recommend, tsaka in demand. Yan ang ina-advise at yan ang nire-recommend na mga dietitian sa mga hospital. Ganun din, ano? Banggitin ko rin naman sa inyo yung healthy fats. Yung healthy fats, yun yung tinatawag na unsaturated. Sa chicken is 49.3, samantalang sa rabbit is 39. Ang laki. At samantalang sa baboy is 15.2 or something. Di ba? Yung calories, source of energy natin, sa rabbit ay 120. Samantalang sa chicken is 135. At sa iba naman ay 165, 180. So, again, mababa na naman ang kanyang calories. Okay? Kaya laki yun ang ginagamit sa... Laki po po ng potential, sir. Kailangan lang makapag-create ng awareness, ano, ma-educate. Yes, ganda yes. Ng yes. Ano, nutritional value. Kasi ano naman po ang mga lahi ng ganyan, meat type na present na dito sa atin, meat type rabbit na present na. Ang mga meat type na mga rabbit na meron tayo, sabi ko nga New Zealand, Californian, Palomino, American Sable. Yan ang basic din sa atin. Parang nag-boom nga yung industriya, maraming nag-i-import ngayon galing ng Indonesia dahil medyo advanced sila sa meat type. No? Marami rin nag-i-import galing ng Europe at ng US. Although sa US, medyo pidaw kami dyan dahil may cases na tinatawag na rabbit hemorrhagic disease. Na pag yan ay tumama sa atin, Doc Kids, Amy, at saka Dr. Cora,
parang ASF yan. Oh. Kaya dapat hindi makapasok sa atin yan. Kailangan natin yung kumpanya ni Kasendo. Kailangan po natin yung border to border na ano. Yes, first border. Yan talaga ang susi. Wala pang bakuna. Wala pang bakuna. Yes. Actually, yung tinatawag na rabbit hemorrhagic disease, may bakuna yan. Pero since tayo ay negative pa dyan, hindi kinakailangan mag-introduce. At dapat, yes, walang magpasok ng bakunang yan. Dahil kung yes, kinayang gagamitin dito na hindi naman kinakailangan, maaaring mag-revert sa virulent type yan. Yes. Hindi tayo tatama. Yes. Tama yan. Ngayon, Dok, kung ano, halimbawa, no, naging successful naman ang rabbit breed dito sa Pilipinas, eventually, magkakaroon niya ng mga racers na more on parang fatteners lang sila, growing, racing lang. Tapos meron naman mga breeders lang. Ano ba yung mas mapagkakakitaan doon sa dalawang yun? Maging breeder ka lang ng rabbit or... more on fatteners ka, yung pinapalaki mo. Tapos, gaano katagal din pwedeng gamitin ang breeders ng rabbit? Okay. Doc, ganito yan, ano? Pag bumili ka kasi, unlike sa baboy, bumibili tayo piglets eh. Okay? And then, meron naman ang farming na complete cycle. Meron silang gestating, farrowing, weanling, and fatteners. Dito, majority is complete cycle siya. Ibig sabihin, magsimula ka doon sa 2 to 3 months na bibili ka, either local New Zealand or upgraded or tinatawag namang F1 or F2, no? Sa genetics na hindi ko napahahabain yan. From there, palalaki mo siya. Ang dali naman magpalaki. Kung bibili mo siya ng 2 and a half months, 3 months, you need to wait for another 3 months, pwede mo na siyang gamitin eh. So, maiksi yung period. Kaya yung nilabas mong pera, mabilis babalik. Okay? Now, kung ikaw ay bibili ng 2 and a half months, medyo mahal. Actually, ang nagre-range yan na sa mga 400, 500. Ngayon, actually, medyo tumaas ang presyo dahil in demand eh. Nagiging parang hotcake, mabili. Kaya ngayon, yung iba nagbebenta ng 3 months, nasa 700, 800. So, kung bibili ka ng medyo ng 500, 600, at palalakihin mo na tumimbang siya ng mga 2.5 kilos, ng mga 3 and a half months, aba, pag-isip tayo. Bakit? Kasi karne, yung rabbit, ang mangyayari niya, nasa 55 to 60% lang ang recovery mo. The rest, shrinkage na yon. So imagine yung kung 50%, para madaling kwentahin, kung 2 kilos, ang makakukuha mo lang karne is 1 kilo. Eh ang 1 kilo ay naglalaro sa 400, 450. Eh binili mo yung rabbit ng mga 400, 500. Eh paano yung pinakain mo? Paano yung labor mo? Paano yung konting multivitamins mo and so on? So, Doc, ay kumusta naman yung requirement nila sa kulungan, yung mga materyales? Mga gaano kalaki ang kailangan? Yung division, magkakasama ba? Okay. Basically, napakamura ng kanyang kulungan, ano? Parang nahawig din sa layer type ng mga manok. Now, yung sa akin is yung mga cages ko is tatlong palapag siya. To maximize yung aking lugar, meron akong isang building ng aking baboyan na minaximize ko. Sa left and right niya, tatlong palapag. Meron naman tinatawag na isang palapag lang na ang bukasan ay sa ibabaw. Yun sa akin sa side, dahil three-layered siya. Okay? Now, yung ilalim ng aking three-layered na rabbitry, sa ilalim naman noon, doon bumabagsak lahat ang pupo nila. Ang urine at saka yung pupo nila. Mamaya i-discuss ko rin kung anong advantage nung bayan o paano. So yung cages, ang masasabi ko roon sa akin, it should be more or less 3 to 4 times ng size ng rabbit na ilalagay mo. Kung ang lalagay mo ng rabbit ay maliit na breed, pwede i-times 3 mo, 2 times 4 mo. Yes, yung sa akin, nasa more or less 4 feet by 4 feet. Ang taas naman niya ay 16 to 18 inches naman. Ganyan. Dok, pag nag-umpisa kayo ng ganyan, mga gaano kalaking, at least gaano kalaking area yung kakailanganin para lalagyan ng kulungan? Magkakasya na ba yung likod bahay lang? O depende sa laki ng likod bahay, di ba? Pero para bang manok din yan na kailangan, at least
yung makakapagpatayo ka ng housing nila na good for 4,000 birds. Paano ba yan? Gaano kalaking lugar? Yung talagang masasabi natin na okay na para mag-impisa. Maganda yung tanong ni Doc Kit, pero puputulin ko muna dito ang ating usapan. Doc, may tanong din ako kasi kasama yan doon sa tanong ni Doc Kit. Eh, yung transition ba ng pulungan ng baboy mo into rabbit housing, paano ba yun? Ayan, pag-usapan natin yan sa pagbabalik po na mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Nagbabalik po tayo sa mag-agree na tayo. Kanina, naiwan yung tanong namin ni Doc Kit, ano ba yung kailangan para sa housing ng mga alaga nating rabbit? At yung isa pa ay yung mga piggery, pwede ba natin itong i-convert sa rabbit housing? Doc, Sosie, gabayan mo nga kami. Okay. May nakita kasi ako na sa Facebook na ganyan ang ginawa. Yung tinamaan siya ng ASF at kinonvert niya. Ang ganda kasi dahil wala ka ng hamoy mga bubong, tamang-tama na hindi siya ganong mainit, hindi ganong malamig. At by the way, sa construction ng building, it should be oriented east-west. So parang nakaparallel siya sa east-west, hindi pwedeng north-north-south. Kung hindi, papasok ang init, papasok ang araw. Ayaw nila na masyadong mainit. Isipin mo lang yung kanyang balahibo, marami siyang fur. Kukumpira sa baboy, mas gusto niya ang temperature mas mababa. With regards to sa tinatanong ni Doc Kids kanina, na ganong kalaki. Actually, Amy, Dr. Acora and Dr. Kid, nagsimula ako sa ilalim ng puno ng mangga. Meron akong isang manggahan dito. Nasa ilalim na siya puno ng mangga. Pero ang inalagaan ko lang noon ay mga 8, 12. Okay? And then dumadami. Dumadami sila. Nasabi ko, saan ko ilalagay? Kaya hinikayat ko ang aking may bahay na ilagay sa isang kulungan ng baboy. Walang ganong gagawin. Yung partitions lang, inalis namin. And then, yun na yun. Bumili ako ng mga cages. Actually, pwedeng hindi ka bumili eh. No? Pwedeng gumawa ka. Ang gagamitin mo lang yung tinatawag na chicken wire na 1.5 by 1.5 ang kanyang butas. And that's it. At magkakahalaga ang isang kulungan na let's say yung 2 feet by 2 feet by 16 inches ang taas, magkakahalaga ng mga 700 pesos. Bali, dalawa na pala ang kaya niyang gawin noon. Dalawa. Eh, Doc, ano ba yon? Kailangan ba elevated? Ikaw lang ang gagawa. Simple-simple lang. Walang dapat na magagawa ng gusto. Kayang-kayang gawin. Doc, kailangan ba elevated yung cages nila or pwedeng ground level? Mas maganda a little bit elevated, pero at your convenience, no? Yung mga iba, hanggang bewang nila dahil kung isang layer lang. Dahil sa akin na 3-layered, yung lowest ko is mga 6 inches ang baba. Pagsimula doon sa beddings ng aking vermiculture. Yung aming rabbit tree, dahil tatlong palapag siya, lahat ng pupo niya, lahat ng urine, ay nasasahod at bumabagsak doon sa vermi bed. No? So ngayon, meron kaming yung mga excess na hay, yung mga damo na handoon, na nakukuhan siya, na de-decompose siya kasama noong urine at saka noong ng mga damo. Okay? Now, siguro by 2 weeks from now, maglalagay na kami ng African nightcrawler. Yun ay isang klaseng earthworm na they can produce yung tinatawag na vermicast, organic fertilizer. Speaking about yung manure, sabi nga ni Mrs. nung una, ayaw niya. Sabi ko, ito lang ang dumi ng baboy, dumi ng hayop na pag direkta mong nilagay sa mga halaman mo, sa let's say, sa talong, sa kamatis, and stone, ay hindi nasusunog, hindi namamatay, hindi matapang. Hindi matapang, oo. Mas madali i-handle ang waste management. Ano? Ito yung tinatawag na cold manure. Ilagay mo doon sa, si Mrs. may konti siyang orchids eh, no? So yung urine niya, alagay mo ng konting tubig, ibuhos mo doon sa orchids. Nako, ang ganda. Collier siya eh. Collier, oh. Napakaganda. Yan. Oh, magugustuhan ng nanay ko yan. So yun na, madali i-handle management. Yeah, Amy, maikuhan ko lang, no? Ang pag-aalaga ng rabbit ay simple lang. Simple lang at saka
Number one, ayaw nilang maingay. Yung kulungan na tinatanong nyo kung saan ilalagay, ayaw ng rabbit na maingay. Yung tahol ng mga aso, dogies, yung mga sigawan, mabuti na, ayaw nila. Basically, gusto nila tahimik, dahil tahimik sila eh. Okay? Number one. Number two, medyo takot sila yung sa mga sila eh, yung makakita sila ng aso. Natatakot sila, kaya kapag yung time na may anak sila, sa super protective nila sa anak, ay kukubli nila or kakainin nila yung mga anak nila. Ah! Ganun na nangyayari. Yeah. Sa akin, mayroong pusa na kinumpit ko more or less na sa layo ay nasa 12 to 15 meters. Isang pusa, nagtatamping sila ng paa nila. Ibig sabihin, ginaganyan nila yung mga paa nila. Na ibig sabihin, warning niya yung yan, iwa-warnan niya yung mga kasamahan niya na hindi kakain sa atin. Ganon sila. Grabe! Yeah. Ganon pala yun. Kasi I tried raising rabbits before. Nagtataka ako, ba't kinakain nila yung anak nila? Siguro dahil nadi-disturb niya most of the time. Dahil may mga aso ko, may pusa. Ayun, kaya pala. Interesting. Dahil nasa aso pa din, di ba? Pero bihira na ngayon dahil super domesticated na ang ating pet animal, pet dogs. Eh, no? May mga cases pa rin ganyan, tama ba? Doc, so see, may tanong ako. Ang tanong ko, ano ba yung mga bawal sa ating mga alagang rabbit? Maliban dyan sa noise, maliban sa ano yung mga pagkain na bawal? Kasi alam mo, medyo na-shake ako eh. Doon ang sinabi mo sa akin na bawal yung carrots kasi si Bugs Bunny, carrots talaga ang ano yan. Yes, ano yung mga bawal? Kasi may nakikita ko sa Facebook na masasigla daw yung alaga nilang rabbit. Tapos ilang oras lang may naiwan yatang dahon ng papaya or ano. Ano yung mga bawal doon sa alaga nating rabbit? Actually, lahat ng mga, yung mga, let's say, kangkong, no? Kasi kung manggagaling ang kangkong, saan ang sourcing mo? Sa swampy area? Mali yun. Basically, malinis sila. Tsaka very sensitive ang kanilang GI tract. Ayaw nila ng matubig. Okay? Yung mga talong, yung mga lettuce, ayaw nila yan. So basic ang kanila, it's more on fiber. Of course, kinakailangan ng protina. And one good source of protein yung tinatawag na tricantera o yung sa layman's term, yung madre de agua. No? So yun, pag-isa-minsan, pwede rin siyang bigyan ng pwede rin siyang bigyan ng banana leaves. Yung mga ganun ba? Banana leaves or... Actually, lahat ng damo. Pati yung kawayan. Yung kawayan. Mm-hmm. Dahil ang kawayan kasi iyan ang pinakamalaki na klase ng damo. Under the grass family ang kawayan eh. Pwede din yung Bermuda grass. Pwede rin sa kanya. Yung ornamental na tinatawag na peanut na tuwing umaga ang ganda na kulay yellow. Pwede rin sa kanya yan. Lahat. Yung mga napier. Yan ang maganda, yung napier, paragrass, lahat pwede. Basta ika nga yung malinis. Ganun. So basically, damo at saka konting pellets, that's it. At napakamura. Napakamura. Yung pagdating sa pellets, nagko-costing lang yan ang mga naglalaro sa 22 hanggang 24 pesos per kilo. Sabi ko nga kanina, grams lang ang pinag-uusapan natin in one day. So, yung feed conversion, isa sa pinakamaganda. Isa na itatanong ko. Inunahan ko na, pagsensya na kayo dahil sanay tayo mag-lecture. Inunahan ko na na yung sa feed conversion ratio sa FCR na tinatawag, isang husay na mag-convert ng karne laban sa kinain niya. Imagine mo yung baka, gaanong karaming damo ang kakainan ng baka. Di ba? Ang baboy, kinakailang kumain ng how many kilos to produce 1 kilo of meat. Di ba? Yun ang malaki. Kaya lang, sabi mo nga, Doktora Cora, na-picture na rabbit tree sa ating mag-green na tayo, sana magtuloy-tuloy itong industry. Opo. Pero daw ito yung tanong ko sa'yo, sa lahat ng knowledge na meron ka sa rabbit, kanino ka ba kumukonsulta? Kailangan mo pa ba ng consultant? Parang ang dami mo nang alam eh. Hindi na. alam mo yung pakikisalamuhan mo sa mga tao na nauna sa atin sa industriya. Actually nag-seminar ako sa mga isa sa mga haligi ng industriya na yan at
at sa iba din. Alam mo yung makapulot ka ng isang punto sa isang kaibigan mo, malaking bagay eh. Ngayon may experiment ako. Experiment ako, may trial kami na after manganak, 5 days lang, no? May trial din ako na 10 days after manganak, i-breed mo siya. Alam niyo ba na ang rabbit, ang kanyang yung kanyang reproductive organ, di ba? Merong horn of the uterus, di ba? May cervix, tama ba? Yeah. Ang rabbit, dalawang cervix nila. At the same time, almost 24/7, siguro sa 30 days, mga dalawang araw lang na hindi siya mag-accept ng mating. The rest, gusto nila magpa-mate. Ganyan. Although, titignan mo rin, parang din sa ibang hayop na may swollen vulva, medyo ready siya. Pero most of the time, willing siya. At saka ang fertility niya o yung tinatag na conception is very high. Kahit yung tinatawag na kindling, yung panganganak niya, mataas ang percent na nakukuha namin. Bakit? Kasi right after mating, yung ovulation niya will occur more or less mga 4 to 8 hours. So yung kanyang pag-release ng eggs, na-stimulate pala yun ng copulation, ng breeding. Hindi ka pa sa ibang hayop. Oh, prolific. Sobra. Yeah, very prolific. Dok, dun sa aspeto ng labor naman, labor intensive ba ang mag-raise ng rabbit kumpara sa iba like manok, or baboy, or baka? Matrabaho ba yan? Isa-set ko yung mismong actual namin. Siguro more or less meron akong mga nasa 500 plus na doe, yung mga babae na ready for breeding or most of them are bred already, no? Plus may mga anak yan na hindi ko na mabilang dahil nga sabi ko nga prolific sila. Isang tao lang eh. Isang tao na sa loob lang and then isang oras at kalahati sa hapon. Tapos na. Ngayon, sabi ko nga, yung mga apo ko pupunta dito sa akin. Bago kayo maglaro o bago tayo may gagawin, mamamasyal, magpakain muna kayo ng rabbit. Dahil yan ang minulat sa amin ng mga magulang namin. Kami third generation na and hopefully yung mga apo ko will be the fourth generation na rabbit raisers. Wow. Napaka simple. Nung unang panahon may tinatawag na clay pot, di ba? Yung nabibili mga paso. Doon ilalagay yung pagkain, yung mga pellets o yung damo. At the same time may tubig, di ba? Ngayon, meron nang parang sa baboyan na may nipple drinker na. Parang pareho nung nipple drinker ng mga baboy pero ang liit niya. Na napakamura, 15 pesos. Napakamura. Kaya all you have to do is ilagay mo yung damo, no? Na nanggaling doon sa masukal mong lugar sa iyong backyard at lagyan mo lang ng ilang grams na pellets. That's it. Pwedeng i-encourage sa mga ang ganda ng no? Matipid, hindi labor intensive, matipid ang housing kahit sa. Okay? Madaling i-manage ang waste. Dokit, pwede mong ituro pa rin sa mga estudyante mo, Sa animal husbandry, meron din yata silang ganyan na for... Pero dama, pwede hindi halos nako-cover parang 1 week lang or... Not much lang, no? Kung semester. Oo, sir, tama. Ito, nang curious na wala sa linya ng veterinaryo. Kasi nakikita ko po, yung mga veterinaryo, ginagamit na experiment yung rabbit. Tama ba? Yes. Umabot po ba kayo sa punto na yun? Opo. Lahat po ba kayo ay na-experience yun? At ano po yung nasa isip nyo nung ginagawa nyo yung experiment na yun? White mice kami nung college eh. Pero tama. More on white mice. Catory animal yan. Pero hindi na siguro ngayon, Doc Sosie, kasi ang lalaki na, no? Oh, actually magandang na i-brought out 'yan . Yung pagra-rabbit, maraming market 'yan. Yung sa amin sa meat type, lalo na yung tinatawag kong red eye white na New Zealand, no? May mga kumukuha ng mga estudyante na nagtitesis. 'Yan ang ginagamit sa mga medical profession. 'Yan ang ginagamit nila. At yung iba naman, yung kanyang balat ay pwedeng ginagawan leather na wala yung fur, yung wala yung balahibo. Yung mismong skin lang at tinataning yan. Yung iba naman, ginagawang yung mga handbag o kung ano, wallet na meron namang fur. So,
lahat siya nagagamit. So lahat ng bagay ng sa ng parte ng rabbit ay nakukonsume. Nakukonsume. Mm-hmm. Ako naman, sa larangan ng ano, pagkakatay, nakahanda na ba yung mga slaughterhouse natin sa pagkatay ng rabbit? Okay. Bangitin ko nga, sa ngayon, dahil ngayon pa lang at batang-bata pa ito yung industriya ng pagra-rabbit, kumpara mo sa manok, sa baboy, sa pagbabaka, eh medyo malayo pa. Pero nahandyan tayo, nahandyan ang mga kasamahan natin, mga haligi ng pagra-rabbit, eh siguro magkakatulong-tulong, no? Sabi ko nga kanina, yung kanilang mga balahibo magagamit. Yung karne, medyo sa ngayon mahal dahil kasi konti pa lang eh. Pero hopefully, mabumabayan at maging affordable naman sa mga mahihirap. Dahil yan ang kailangan eh, yung protina na very healthy. Tapos, meron ding pwedeng gamitin din sa breeder. Kung maganda ang genetics mo, no? Meron ka mga pure, pwede mong ipagbili yan doon sa mga gustong maganda ang pundasyon ng mga newbie, yung mga bago sa rabbitry. Pwede yan, ibebenta mo sa kanila. Pwede rin na direkta mong ipagbili sa mga meat shops. Marami, pwede nga dyan mga... Yeah, lahat. At saka kanina, nabanggit ko rin na yung sa pagkain, lahat ng pagkain na ginagawa o luto ng pagkain ng manok, pwede sa rabbit. Nakatikim na ba kayo na pizza na ang na may rabbit? Ang sarap! Oo, gusto ko 'yan. Ang alam ko talaga adobo. Tinampalukan pero yung menu. Lahat ng chicken nga, pwedeng gawin. Sabi ko nga noon eh, nung minsan nagkausap tayo si Sendo, hindi naman siya makiinom. E ako yung nainom ako eh. Oo. Ang pulutan namin, pwedeng sisig, pwedeng kaldereta, pwedeng papaitan, lahat. Eh, may nagtatanong naman sa amin, ano ba lasa ng rabbit? Lasang manok ba? Ano mo, isa lang ang sagot ko. Ang rabbit ay lasang rabbit. Hindi mo pwedeng ikumpara sa manok. Iba ang lasa ng rabbit. Kaya meron kami rabbitchon, no? Meron din kami inihaw. Lahat ng luto ng baboy, lahat ng luto ng baka, lahat ng luto ng ibang animals na source of protein, kayang gawin ng rabbit. Galing. Sa ano, balik mo tayo sa breeding, may male-female ratio ba yan? Okay. Oh. Sa breeding yan, dokit, no? Oo. Kanya-kanyang strategy, eh, no? May yung mga nauna, yung mga director, sabi nila, 1:5. Isang lalaki, 5 babae, no? Sa akin, sa mga 500 ko na babae, siguro, naglalaro lang sa mga estimate ko, mga 10-11 lang, eh. Na-discarte, dinisign ko siya na parang sa baboy. Meron kami tinatawag na synchronized breeding. Dahil sabi ko nga kanina, madali silang laging in heat almost always, eh, di ba? So, ang tendency, mag-batching ka. Anong advantage ng batching? Pag mag-batching ka ng breeding, sa farrowing o yung sa kidling na tinatawag, ay magiging batching din. So kung ito'y marami na, by the way, kung mga anak yan, ang average of 6 or 7. May nanganganak ang isa, of course, katulad din sa ibang animals. May nanganganak ng 12 hanggang 18 nga kaya. Pero ako, personally, I don't advise na maging 18. Sa akin, regular na 7, okay na yun, basta lahat mabubuhay. So kung yan ay, let's say, nanganak ng 10, pwede mong foster out doon kung ikaw ay nagbabatch. At the same time, yung ibang ginagawa nila ay kung mag-breeding ay sa isang doe, yung buck ay tinatawag na ang mating nila ay ginagawa lang 3 to 4 or 5 times. Makikita mo, very very unusual pala, by the way, ang breeding ng rabbit. Pag may mate sila, pag receptive yung babae, iangat niya yung hind legs niya para umangat ng konti, and then mag-touch yung lalaki, and pabsak, fall off either backward or sideways yung lalaki. It means successful. Parang kulang lang sabihin, yes, I made it. Parang gano'n ba? So, yun. Normally, ang ginagawa ng dito sa atin ay 3 to 4 times. But I'm using only twice. Dahil confident ako with the right genetics, with the right environment and nutrition, and of course, yung know-how mo sa rabbitry, malaking bagay din. So sa akin,
twice, pwede na. Pwede na. And I do it, by the way, I do it early in the morning. Let's say yung dough one will be mated early in the morning. And then, iulitin ko siya another mate in the afternoon. Kaya yung bako, dalawang na may mate niya in one day. In one day. Puliga mo sa no, ha? So, bibreed siya ng umaga, si dough one at si dough two. Sa hapon, ang gagawin ko, uunahin ko naman si dough two at saka si dough one. So nakaapat na fall out yung back, pero na-inseminate naman ang bawat dough nang twice. Ang rate ko is nasa 92%. Which is good already. Oh, yeah. Good. Good. Yes. Ayan. Yan. Yan mga doc. Doc Sosin, dami mong alam. Ano mo mensahe mo dun sa mga gusto magsimula? Ito is para sa ating pagtatapos. Ano po ang gusto mong mensahe or masasabi nating payo sa ating mga pa-agree na gustong magsimula sa pag-aral rabbit farming? Okay, maraming salamat. Para sa akin, bago kayo pumasok ng kahit anong livestock project or particular itong pag-rabbit dahil ngayon ito yung pinaka-crazy, ito yung in-demand ngayon, ano? Magbasa, magtanong. Ang number one is yung knowledge. May pera ka, pero puro experiment ka. Makikinig ka dito, tingnan mo, magtanong. At huwag lang magtanong sa isang tao, parang sa doktor din, mag-consultancy, mag-consulta ka rin sa kabila. Makita mo yung both sides. And then kung meron ka namang konting pang-atriya ng negosyo, do it slowly. Pero sa akin, itama mo kaagad ang genetics. Dahil pag ang genetics mo ay mali, it will take time. Maaburido ka lang. Hindi ka tatama sa efficiency ng meat production, ang FCR mo, at saka lahat madidelay. So do it right, tamang genetics, of course yung knowledge, at saka monetary. Pero yung lugar, definitely, hindi ka ikukuha ng mga kapitbahay, re-reklamo. Sila pwede may reklamo dahil maingay sila. Ang gusto ng rabbit, tahimik. Di ba? So yan. Oh, baligtad dito, baligtad. Baligtad. Meron nga ako mga kaibigan na napuntahan. Lola niya ang nag-aalaga. Ang laki ng bahay niya. Pero kung pupuntahan mo, ang dami niyang rabbit. Ang dami niyang rabbit na wala kang maamoy. Wala kang maamoy. Napakaganda mag-alaga ng rabbit. And pakiusap ko, yung mga nagsisimula ay tignan kung kailangan ka lang kumonsulta sa akin o sa mag-agree na tayo. Sasagutin natin yung katanungan at maliit ang kapital at ang return of investment kung negosyo ang pag-uusapan ay tingin ko isa sa nangungunang industriya. Dapat itong pagrarabbit. Yan. Oh. Very well said, Doc Sosi. Doc Cora, Doc Kit. Doc Kit, maraming salamat sa pagsama sa amin. We hope na hindi ito yung huli. Na makasama ka namin ulit next long time. Problem. Doc Sosi, thank you. Ang dami naming natutunan. Doc Cora, magkita-kita tayong muli sa susunod na araw. Sabi nga ni Doc, simulan natin ng tama. Yan, magsimula tayo sa tama. Ako po si Amy Puyco. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Thank you.